Hello. Good evening. So, andito kami sa hospital. Medyo emotionally nakaka-recover na kasi baby namin na si Misha. Medyo tumaas yung platelets. So, dati umabot talaga siya ng 60,000 yung counts niya sa platelets. Ang normal kasi is 150,000 daw until 400,000 platelets count. So medyo panatag na kami kasi kanina lang naging 75 and 76,000 counts ang platelets. So medyo nag-improve. So maraming salamat din pala sa mga nag-suggest. Nag-post ako ng 4 days ago. May nag-suggest ng tawa-tawa. May nag-suggest ng malunggay. Itlog ng pugo. Yung talbos ng papaya. Yung talbos ng papaya, alam ko effective din pero hindi ako nag-attempt na subukan kasi napakapait. Parang hindi yata kaya ng baby namin. Pero meron din nag-suggest na durian. Sinubukan namin lahat yan. Ito nakakatulong talaga. Salamat sa inyo. So yung mag-iina ko, ayun sila. Nandito kami sa room. A private room. Alam nyo kahit na public hospital lang itong ina-admitan ng baby namin. So, quality naman yung servisyo. Si Mrs. nga sabi niya, yung servisyo daw dito ng hospital sa Pinas ay parang halos ganun din yung servisyo doon sa Poland. Ang Poland alam na natin na medyo standard sila doon pero na-appreciate yung servisyo dito sa hospital na ito kahit public lang siya. Tsaka yung mga treatment ng mga nurse tsaka doktor ay na-enjoy niya naman at nababaitan siya. Minsan niya na-enjoy niya yung pagkain. Hindi daw nakakasawa kasi iba-iba yung tahi. Tsaka masarap ang luto. Hindi talaga yung as in pinarush ng pagkaluto. Masarap. So, buka naman na mas nalimisis yung servisyo ng hospital dito. So, walang ipakita yung mag-ina ko. So, ngayon, alam mo oras na mga 10 PM. Ayan, yeah, mga 11. Medyo pause na. Ngayon lang kami nakatulog na medyo mahimbing-himbing. Ayan, yeah. Service siya. Dalawa lang kami dito na pasyente sa room. Yung dito umalis na. Saka dito din ayan dengue din, dengue patient din pero nakaka-uwi na siya. So medyo kami lang nakakawalan si Misha kasi ang hirap niyang i-inject. Alam niyong lalagyan sana siya. Lalagyan sana siya ng swero nung una. Okay naman yung response ng katawan niya sa swero. Madali lang nahanap yung agad. Pero after 2 days, nagtataka yung doktor na nag-assist kay Misha. Kasi every time na change ng IV fluid, IV intravenous fluid yung after 5 o'clock, yun, nagre-react yung katawan niya. Namamaga. Saka, naawa na kami kasi halos kung halos left and right yung paa, yung kamay niya. Ilang beses tintos-tusokan ng karayong. Kasi nga, unang-una mahirap ng ugat na matusukan. Pero kung mahanap naman yung ugat na matusukan, problema na mumaga yung ano niya, yung kamay niya kahit saan man doon na tiktado. So hanggang sa nakapag-decide kami na itigil na yung paglalagay ng swero. Kasi yung mata na image siya parang ano eh, nag-blown siya. Kasi kakaiyak, tsaka kahit tulog siya, kailangan yung gisingin para lagyan ng swero. Kasi sabi ng doktor, kapag hindi daw lagyan ng swero,
magde-dehydrate daw siya kasi ang isa sa mga pinakakalaban ng dengue virus ay yung dehydration. So, kung hindi siya lagi ng suero, malamang manghina siya. Ikakasama pa sa katawan. Kaya, pinipilit ng namin, team ng mga doctor, nurse na, lagyan talaga siya. Pero, naawalan kami ni Misha kasi, ngayon, laging namamaga ang katawan niya. Butas-butas talaga. Pwede na lang, kung pwede sana lagyan ng suero sa ulo kasi daw may mga kutat dyan. Tapos siyempre mahirap na allergic kasi siya. So ayun, bukas linggo maglimang araw na kami dito sa ospital. Medyo magaling na. Baka makakauwian kami bukas. Salamat sa inyong mga suggestion guys. Mga kabayan namin, lalo na yung mga nagbabasa kong comment na karoon din yung mga anak nila ng dengue. At naramdam ko din na nahihirapan din kayo yung time na yun na nagka-virus sa dengue yung anak ko. So, salamat sa inyong concern, mga tradition at oral support. So, kami naman, may ilang araw na rin na walang tulog. At buti pumayag yung security guard na dito kami makatulog. Kasi ang hirap na isa lang ang magbantay, isang watcher lang. Si Mrs. pa naman foreigner. So hindi niya alam ng pasikot-sikot dito sa lugar namin. So kailangan talaga na i-assist ko siya. At may mga nag-PM sa akin kung paano daw makakatulong kahit konti. Yung iba naghingi ng Gcash, yung iba talagang nasabi ko na sa ano pala sa dito sa YouTube community, it's not about entertainment, it's not about pastime watching videos, pero hindi it's about humanity pala. Parang magkakaroon din kayo ng friendship between vloggers and mga subscribers. Kasi talagang concerned din sila ano mangyari, bakit hindi na nag-upload ng videos. At naiintindihan naman nila sa ganitong kalagayan, lalo pat ng anak ang nakasalalay. Alam ko yung mga magulang out there. Naiintindihan nila at nakaka-relate sila pag ganitong process po siya. Well guys, salamat sa inyong sa inyong pag-support. Pero actually, as I said, na nasa public hospital kami at meron din kami PhilHealth na malaking tulong sa mga billings. Tulad dati, almost zero balance ang result ng billing. So, financially, walang problema po sa although pinasali, wala pong problema. Salamat po. Pero, kung gusto niyo pong makatulong in any ways, may isang keyword ako, mga kabayan, i-click niyo lang po itong link na ito nasa baba. Bali, ito yung pinaka-part-time namin aside from selling online ng mga paintings namin. Ito din yung sa baba. Ito yung it's all about health. So kapag nakiklik kayo niyan, meron din kami peso per click. Peso per click. So, malaking tulong na yun sa amin din. At saka, kung magugustuhan nyo yung mga product na nakalagay doon, yan. Alam na yung coffee, yung natural coffee, herbs, mga herbal na coffee. Marami pang iba. So, pwedeng i-click nyo rin yun sa baba kung paano mag-order. Free delivery na po yun. So, ito po yun. Yeah. So, this is
lang po, wala lang magawa. Hindi ako aunado eh. Umuwi ako ng bahay. Doon ako natulog ng ilang oras. Bumawi ako sa mga nagkaraan. Mga gabi na walang tulog. Uyak. May alas, Misha. Hindi makakatulog. Inihinda niya yung sakit. Katawan. Sakit na masugat. Mula karayo. Ilang bisis. Kinuha ng dugo. Siyempre, bilang akong lang. Hindi ka rin nakatulog. Maraming salamat po. Thank you. Good night.